pa rin sa kanila na nakakaintindi sa'yo fully. Kasi I can't blame people naman if they don't really think the same way you do. Oo. Kaya pareho ng wavelength. Yes, yes. Mo ako pwede. You can't blame me for that. Baka hindi sila, they don't have that kind of people in their lives, di ba? Parang ganyan. Oo, maybe like that. Or yun na nga, yung, kunyari, kami ng husband ko, hindi naman kami pareho ng thinking. So, mas introvert siya, mas extrovert ako. So, sometimes, di ba, may ganun na, hindi talaga kayo pareho ng personality. And okay lang yun, di ba? You can't mistake them. You can't blame them because ganun yung personality nila. So, instead of being mad at them for not understanding you, how about you look for someone who can understand? Yes. Diba? Try to look for the friend or look for whoever that person is who can understand what you're going through. So again, kung wala sa kapamilya mo, wala sa kaibigan mo, seek professional help by yes. all means. Mm-hmm. Diba? Walang masama doon. Kasi ngayon, for me, actually dati pa naman eh, I don't see getting psychiatric help as a disease. Exactly. But I think it's something that is important. Kasi yes. a healthy mind will make your body healthy. Eh kung yung mind mo hindi healthy, eh di lalo na yung body mo. Para saan pa yung katawan niya, di ba? So for me, seek professional help if the people around you, if you feel like hindi enough yung people around you for to help you feel better, then by all means, seek go professional ahead, diba? Help already. Baka mamaya, kasi hindi rin natin i-discount yung fact, may mga ibang patient or may mga ibang tao, kailangan lang nila ng kausap tas okay na sila. Pero meron naman mga ibang tao, kailangan nila ng medications para maging okay sila. And for okay me, also. Importante yun. Kasi if that's what's going to help you, by all means, diba? So again, do not deprive yourself of what you really need. Because mahirap yung situation natin. That's what I always tell myself. Mahirap later yung on situation you'll, natin ngayon. Kung later on, affected ka na. Kung hindi ka na productive, tapos damay na yung ibang tao, na-istorbo mo na yun lahat. Pa, diba? Oh, yun pa, wag ka, for me ah, kung idadamay mo yung ibang tao sa problema mo, kawawa din naman sila. Diba? Kung kunyari, sa kanila mo ibabaling yung galit mo, kung sa kanila mo ibabaling naman gano'n. That's so unfair. Ganun, diba? Kamali rin naman at isolo mo na sarili mo, syempre, diba? Mali mo ang pangyari sa'yo. At saka ito pa, huwag mong, hindi lang ikaw ang bida. Hindi mo alam kung ano yung what they're going through. Yes. So, kung feeling mo lang, ikaw lang yung may ganyan, tapos pinipilit mo lang na akong pansinin nyo, ganito ang problema ko, blah, 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 blah. Eh, siya rin pala. Meron din. Meron din pala siya. Baka siguro hindi lang nating alam, di ba? Hindi mo lang alam kasi pandemic. Yung coping mechanism niya different sa'yo. Yes, so, alam mo yun. So, wag mo isipin na ikaw lang ang bida. Wag mo sabihin ikaw lang may problema kasi lahat tayo meron. Tsaka, Dokja, you really have to help yourself eh. Correct. Hindi mo alam kung kamaya yung relatives niya pala nasa ICU. Hindi mo alam yung nanay at tatay pala niya parang may sakit. Tapos dinadamdam lang niya, sinasayarilin lang niya para lang hindi madamay ibang tao. Tapos ikaw, dinadamay mo siya. Paano naman siya, di ba? Baka mamay sumabog na lang. Kaya naman sa'yo. Correct. And lastly, no, be mindful of social media and news reports that may trigger your anxiety. And focus again your attention on the positive and trusted sources of information. Tapos, meron pa dito binanggit, consider limiting exposure to media. That's funny kasi I work in the media pero ginawa ko yan. Choose what you read. Diba? Oh. Tsaka, I know when you read, that you, ano, when you read, think about it. It filter, baka naman hindi naman, minsan kasi, parang ako to eh. Parang ganito ako. Parang, alam mo yun, na parang lahat na lang, ikaw na lang. Hindi eh, di ba? You have, kasi kahit 10 doktor na yung tumingin sa'yo, lahat na psychiatric help and everything na sa'yo na lang, napatingnan mo na, if you're not going to help yourself, wala rin mayayari. It happened to me, Dokja. Pero hindi naman, anxiety bongga. Pero, nung nagkaroon ng mga variants, ayoko nang lumabas. Kasi natakot ako not for myself, diba? Sobra kong, alam mo namang nag-a-allergy ka, pero pag kumati na yung lalamunan mo, matutulog ako nakamask. Hindi naman ako lumalabas, alam ko. Pero si Eric pumapasok kasi, ka na, alam,
But I handled myself, di ba? Na okay, kesa magmukmuka ko na natatakot akong lumabas, naghanap ako ng ways na magpa-deliver na lang ako. I still go out yung mga 10 minutes by ng medicine, ganun. Di ba? Pagiging platita mo. Oo, hindi ako nag-do. Hindi ko kayo inistorbo na, huwag, meron ako. Pinagdaanan ko yan. Mahirap. Kasi nga, parang, again, hindi ko masasisir. I mean, sa akin, for me, kung gusto mo ako kausapin, by all means, madali mo na ako kausap eh. Kasi tayo, Pero, pagkagising na ako, sa akin, Erika, tulog ba siya lang 5 o gano'n? 5 a.m. Not on a Tuesday, ah. It's fine. But on any other day, tulog pa ako niyan. Sabado, okay, detect sila sa isi. Diba? Nagulat ako. Ay, ako gising na ako, Erika. No problem. Gising yeah, na ako. No, I mean, seriously, ito. Seriously, ako, my friends know this or people know this na they can message me anytime. I can't say that I'll reply. But I cannot answer. I cannot promise that I'll reply. Pero she will reply for you. Maybe not just urgently. I'm going to reply immediately. No, as soon as I can. Yun na lang. Lalo na kung medical. Diba? Yes. Kung medical, bubuntahan ka pa sa bahay. Three na pala. Oo, diba? Consultation na daw. Tapos kayo na ba? Ang ganda ng topic natin kasi. Ang ganda ng topic, yes. Oh. Parang marami makikinabang dito. Correct. Tama. At ito ganyan nga. Parang for me, again, hindi naman porque naging anxious ka ngayong panahong pandemic, COVID-19 anxiety na to. Kasi meron pa rin tayong tinatawag na general anxiety disorder. Na takot lang tayo talaga, anxious ka lang over everything or over something. Now, may friends na akong ganyan and aminado na sila na they're already seeking help, no? Meron akong isang kakilala sa kotse, nagda-drive siya, bigla na lang siyang parang... Karoon siya ng moment. Oo, oh, biglang parang... Mararamdaman mo yung look siya, eh. Yung mundo niya. Ah, parang, okay. Parang biglang takot na takot siya. Ang masaya noon, masaya talaga yun. Mag-isa siya. So, alam mo yun, nagda-drive ka, nasa traffic ka, tapos biglang para siyang nalulunod na whatever. Mm-hmm. Bakbuhay so, talaga, literal. Kailangan niyang ibuksan yung bintana niya, tapos kailangan niyang ipikalma yung sarili niya. So, again, anxiety is real. Ako, for me, dun sa mga taong hindi naniniwala sa anxiety, ako naniniwala ako sa anxiety. But then again, for me nga, kasi depende yan eh. Kasi may mga taong anxious na sila, nagde-dwell pa sila. So don't dwell. Correct. Yung friend help yourself. Yung friend ko na yon, she avoids the situation. Because she knows na if she enters such a situation, ano ba yung mga situation na ina-avoid? Iwasan mo yung mga triggers. Crowded mo, places. And this is before even the pandemic. She would avoid the crowded places. Kasi nga alam niya na parang siyang na... Yung ganung feeling na pag maraming parang feeling claustrophobia. So she avoids this situation. So you have to accept, no? First accept, eh. Meron ka accept. If the doctor gave you medicine, take it. Walang masama. Diba? Take yan. If you're going to keep denying and you're going to keep going through whatever that thing you're going through and you deny na may problema ka, hindi ka mag-improve better. So, first and foremost, you have to accept in order for you to be treated. Yes. So, life gets better, di ba, when you get the help that you need. And then, you know, you also have to tell yourself na this too shall pass, di ba? Na parang naging itong ganito. Regardless man na, you know, kung ano man ang mangyari, pero dapat yung, alam mo yun, dapat, of course, ayaw natin mag-positive pa sa COVID. Pero yung ating mentality, yung mindset, di ba? Oh, meron din pa pala isa. Kasi may mga iba naman tao na, pinipilit nila na hindi ako normal. Lahat na lang test ginawa nila, normal naman. Ayaw pa rin nilang tanggapin na hindi siya something pathologic, but it's rather more of, I would say, psychological. Mm-hmm. Diba? So sometimes you just have to accept the fact na hindi yung puso mo yung may sakit, hindi yung baga mo yung may sakit, kung mo yung may sakit. Kung hindi, maybe it's the thinking, maybe it's your emotions, maybe it's psychiatric or psychologic, which is, I think it would help you faster. Better, earlier, kapag yun na yun. Better. Pag natanggap mo na na, okay pala ako. Kasi kung bagay yung iba, hindi, meron, diba? Hindi nga, okay ka lang. Minsan din naman, may mga pasyente. Actually, may mga ibang pasyente rin ako na
may kunyari, problema sila, masakit hips nila, masakit food nila, tapos pag in-x-ray ko at normal, pagdating sa kanya, no, kung hindi na masakit yung food ko. Na, oo, oh, psychological lang. Na, ano na sila. Oo, oh, kasi sige, nakita sige. Na nila na, nakita nila na, ay, normal yung x-ray ko. Doon, okay na nga, eh, mula nung in-x-ray mo ako, hindi ba ang gamot yun?